Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the peace. Godspeed. Amen. Magandang gabi mga kapatid at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay muling nagsama-sama upang manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibukas kayo sa akin sa 1 Corinthians 4, verse 14 hanggang verse 16. Sabi dito, I do not write these things to shame you, but admonish you as my beloved children. For if you were to have countless tutors in Christ, yet you would not have many fathers. For in Christ Jesus I became your father through the gospel, therefore I urge you be imitators of me. Anong gustong ipakita sa atin dito ni Paul? Ang gustong ipakita sa atin dito ni Paul, maraming pwedeng magturo sa atin at marami tayong pwedeng matutunan sa mga nagtuturo sa atin. Ngunit kailangan nating makita at kailangan nating makita ay meron tayong dapat pakinggan. Kasi hindi po lahat ng mga tao nagtuturo sa atin ay yun yung papakinggan natin at susundin natin. May tao talaga na dapat nating painggan. Kagaya nga ang ginamit natin itong halimbawa bilang ama o bilang mga magulang, yun yung kailangan painggan at sundan. Ganun sa, din sa ating buhay Kristiyano, marami tayong pwedeng matutunan sa mga ibang tao na ginagamit ng Panginoon sa ating mga buhay at napakaganda po nun. Ngunit kailangan meron din tayong makita na papakinggan natin at kung sino yun, yun po yung tinatawag natin nagpapastor sa atin, yung senior pastor natin sa church kung saan tayo nilagyan ng Panginoon. Hindi naman po natin sinasabing sambahin siya ng parang Diyos. Ang sinasabi lang natin pakinggan yung kanyang mga payo at pagtuturo sa atin at bakit hindi natin na agawin at subukan, kasi hindi naman tayo ipapahamak niyan kagaya ng mga magulang. Hindi naman tayo pinapahamak ng magulang, majority ng magulang. Ang nais ng magulang ay gawin ng tama at maganda para sa kanyang mga anak. So yan po yung gusto nating ipanalangin sa gabing ito at pagpasalamat sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pasalamat. Nakita namin sa iyong mga salita na ang nais mo nga Panginoon ay meron kaming taong painggan at tignan Lord God at sundin bilang halimbawa kagaya ng ginamit ni Pablo, yung pagiging tatay o yung mga magulang, dapat namin silang painggan at sundan at maging mabuting halimbawa sa amin Lord God. Salamat po sa mga taong ginagamit mo para kami ay matuto. Ngunit may tao kang talagang gagamitin sa aming mga buhay para tulungan kami mag-mature spiritually at yun yung sundin namin Panginoon na nagpapakita ng magandang halimbawa sa amin, lalo na sa pagsunod sa iyo at pakikinig ng iyong salita. Salamat po Ama, ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, sino po yung ating dapat tignan, pakinggan at sundan? Yun po yung senior pastor na ginagamit ng Panginoon sa ating mga buhay. At siya, ang senior pastor na yan ay nasa ating po mga local churches. Salamat. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tiyak, matutuwa kayo. Huli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo. Five hundred elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.
Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aaral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aaral. Kung member ka, pwede ka mag-aaral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aaral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aaral. Yung apat na yan, pwede mag-aaral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aaral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng ba, so, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng ganitong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ikang matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mo mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan, maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!